بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah, ang nag-iisang Panginoon, ang walang katambal. At naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tatalakayin natin ang huling paksa na tinalakay ng ating mahal na Sheikh Salih ibn Fauzan hafidahullah sa kanyang aklat na Mulakhasul Fiqh sa Kitabus Sawm, sa aklat ng pag-aayuno. Ang huling paksa na tinalakay niya dito, babun fima yilzamu man aftara likibarin aw marad. Ang paksa ay fima yalzam, ano ang kailangan gawin ng sino mang hindi niya kayang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil sa kanyang katandaan o dahil sa kanyang sakit. So ito po ang magiging topic natin at ito yung panghuli sa paksa na tinalakay ni Sheikh. Inna Allah subhanahu wa ta'ala awjaba sawma Ramadan ala al-Muslimin. Alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inobligan niya ang pag-aayuno sa Ramadan sa lahat ng mga Muslim. Adaan fi haqqi ghayri dawil a'dhar wa qadaan fi haqqi dawil a'dhar. Adaan fi haqqi ghayri dawil a'dhar wa qadaan fi haqqi dawil a'dhar. الذين يستطيعون القضاء في أيام أو في أيام أخرى. Sinabi ni Sheikh na inobligan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa mga kamusliman sa buwan ng Ramadan, maaring ito ay adaan. Sabihin, gagawin natin ito sa buwan ng Ramadan sa mga taong wala silang excuse. Wala silang excuse na hindi makapag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So, kailangan gawin nila ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At kadaan naman, ibig sabihin, pagbabayad naman sa mga taong hindi nakapag-ayuno sa buwan ng Ramadan sa kadahilanan na mayroon silang excuse na tinatanggap ng batas ng Islam. Alladhina yastati'una al-qada' fi ayyamin ukhar. Sa mga tao naman, ito ang pagbabayad ay sa mga tao na kaya nilang magbayad after ng Ramadan. After ng Ramadan. Kasi may mga tao, at sinabi ni Sheikh, at ito yung mayroong pangatlong uri ng tao na hindi nila kayang mag-ayuno sa mismong buwan ng Ramadan at hindi rin nila kayang mag-ayuno kahit after na ng Ramadan. Katulad ng mga matatanda, dahil sa kanilang katandaan ay hindi na nila kaya mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at the same time, hindi na rin nila kayang mag-ayuno kahit pa after ng Ramadan. O kaya yung may sakit na hindi na gumagaling, na nakakapinsala sa kanila na sila ay mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at ganun din after ng Ramadan dahil sa kanilang sakit na hindi na gumagaling. So ano yung mga gagawin ng tao na yun? Paano nila bayaran yung utang nila o yung pag-aayuno na hindi nila nagawa sa buwan ng Ramadan? Ito yung pangatlong uri ng tao. Fa'awjaba alayhi badla as-siyami it'ama miskin. Ang narapat sa kanila, sino yun? Yung pangatlong uri ng tao na hindi nila kaya mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at hindi rin nila kaya mag-ayuno kahit after ng Ramadan. Dahil sa sila ay matanda, dahil sa katandaan, at dahil sa sila ay mayroong sakit. So ano ang gagawin nila? Wajib sa kanila, obligado sa kanila na sa halip na sila ay mag-ayuno, sila po ay magpapakain ng mahirap. Sila po ay magpapakain ng mahirap
bilang kapalit ng hindi nila kayang pag-aayon. Sa bawat mahirap o sa bawat araw na ipapakain nila sa mahirap ay nisfu sa'in minat ta'am, ay kalahating gantang ng pagkain. Ito po ay yung sa na ito, ito po ay sukatan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalahati po dito na kinakain ng mga tao sa lugar nila. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi naglalagay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng mga pasanin o ng mga obligasyon sa ating sarili na hindi natin ito magampanan. So lahat ng obligasyon na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kaya natin. Dahil hindi maglalagay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng obligasyon o suliranin o anumang kahirapan maliban sa ito po ay kakayanin ng isang tao. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. At sa mga kaya nila ay sila po ay magpapakain sa bawat nagpapakain bilang kabayaran ng kanilang hindi napag-ayunuhan ay ang pagkain, pagpapakain nila sa mahirap. At sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, si Ibn Abbas ay pinsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay isa sa mga pinahamaalam na mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya sa tafsir ng aya na ito, sabi niya, huwa shaykhul kabir, huwa shaykh al kabir wal mar'atul kabira. Ang tinutukoy dito sa aya na ito, sinabi niya ito ay sa mga matatandang lalaki at matatandang babae na hindi nila kaya na mag-ayuno. Falyut'ima makana kulli yawmin miskinan. Kaya kapag hindi nila kaya mag-ayuno dahil sa kanilang katandaan, ay sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sila po ay magpakain kapalit ng kanilang hindi mapag-ayunuhan sa bawat araw ng isang mahirap. Ang pangalawa, bukod sa mga matatanda na hindi nila kaya mag-ayuno, ang pangalawa ay ang marib. Ang marib o ang may sakit na hindi na gumagaling ang kanilang sakit. Min maradihi fi hukmil kabir. Alladhi la yurja bur'uhu min maradihi, na ang isang may sakit na hindi na gumagaling ang kanyang sakit, sila po ay nasa hukum o para silang nilalagay natin sa estado ng pakatandaan. So, matatanda sila. Fayut ima ang kulli yawmin miskin. Kaya ang gagawin nila kung ano ang ginagawa ng mga matatanda. Ano ang ginagawa nila? Magpakain sila ng sa bawat araw ng isang mahirap. Ng isang mahirap bilang kabayaran o bilang kapalit doon sa hindi nila kayang mapag-ayunuhan dahil sa kanilang sakit na hindi na gumagaling. Wa amma man aftara li udrin yazulu kal musafir wal marid maradan yurja zawaluhu wal hamilu wal murdi'u idha khafata ala anfusihima aw ala walidayhima wal ha'id wa nufasa fa inna kullan min ha'ula'i yatahattamu alayhi al qada. So ang mga tao naman na sila po ay hindi nakapag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil sa sapat na dahilan na ito rin ay nawawala. Ito rin ay nawawala. Katulad ng nagta-travel. Katulad ng mga naglalakbay. Katulad ng mga may sakit na kung saan ang sakit na ito ay gumagaling. Katulad ng mga buntis. Katulad ng mga nagpapasuso. Kapag sila ay natakot sa kanilang sarili dahil ang mga ina na nagpapasuso sa kanilang anak, kapag natakot sila sa kanilang sarili o kay sa kanilang anak o kay sila po ay may buwan ng dalaw o kay sila po ay galing sa panganganak, pwede po silang itong lahat ng ito ay pwedeng mag-iftar.
Pwede silang hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pwede silang hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at ito ay sapat na dahilan para hindi sila mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pero itong uri ng mga taong ito ay sila po ay magbabayad after ng Ramadan. Fa inna kullan min haula'i yatahattamu 'alayhi al-qada. So lahat ng nabanggit natin kanina, naglalakbay, may sakit na gumagaling, buntis, nagpapasuso, yung may buwan ng dalaw at saka yung galing sa panganak, sila po ang lahat ng ito ay babayaran po nila ang hindi nila napag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan sa ibang buwan o sa ibang araw after ng Ramadan. Bi an yasuma min ayyamin ukhar bi adadil ayyamin lati aftaraha. So paano sila magbayad? Babayaran po nila ito sa bilang ng hindi nila napag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan. Kapag halimbawa, siya ay may buwan ng dalaw, 7 araw hindi siya nakapag-ayuno after ng Ramadan, sa ibang buwan bago sumapit ang susunod na Ramadan ay makapagbayad siya ng 7 araw na hindi niya napag-ayunuhan nung sa buwan ng Ramadan. Wa fitrul marid alladhi yadurruhu as-sawm wal musafir alladhi yajuzu lahu qasru as-salati sunnah liqawlihi ta'ala fi haqqihim fa iddatu min ayamin ukhra ay falyuftir wal yaqdi adadi ma aftara. So yung mga tao naman na may sakit, mga tao na may sakit na kung saan ikakasama sa kanila ang mag-ayuno, ikakasama sa kanila ang mag-ayuno, o kaya yung isang naglalakbay na pinayagan siya ng Islam na paiksiin ang kanyang sala. So ano ang gagawin sa kanila? Pwede po silang mag-iftar. Pwede po silang mag-break ng fast o pwede silang hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pero ito po ay babayaran nila sa ibang araw. Sinabi ni ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ang ibig sabihin, falyuftir, siya po ay hindi mag-fasting sa buwan ng Ramadan, wal yaqdi adada ma aftara, at kanya itong babayaran sa bilang na hindi niya napag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan. Sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga bagay na ito, bakit pinahintulutan niya ito? Dahil ang Islam po ay magaan. At ang patunay nito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, ninanais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo ang pagiging magaan. Wala yuridu bikumul usr, at hindi niya ninanais para sa atin na tayo ay pahirapan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakamahabagin sa lahat. Ang gusto niya sa atin, sa mga batas niya, kapag hindi natin kaya ay mayroon po tayong ibang choice na pinayagan sa pananampalatayang Islam. Wan Nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ma khuyyira bayna amrayni illa ikhtara aysaruhuma. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hindi siya pinapapili sa dalawang bagay, maliban na lamang ay pinipili niya ang pinakamagaan sa dalawang bagay na ito. At naiulat din sa sahih mula sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sinabi niya, laysa minal bir as-siyamu fi as-sahr. Hindi kasama sa kabutihan na mag-ayuno kapag siya ay naglalakbay. So pwede po silang hindi mag-ayuno, tapos ito po ay babayaran nila after ng Ramadan. Wa in sama al-musafiru aw al-maridu alladhi yashukku alayhi as-sawm sahha sawmuhuma ma'a al-karaha. Paano naman kapag ang isang naglalakbay gusto niya mag-ayuno, gusto niya mag-fasting, o kaya ang may sakit gusto niya mag-fasting, pero sa pag-fasting nila dahil sila ay naglalakbay at sila ay may sakit, although kaya nilang mag-fasting pero nahihirapan sila, ano ang batas ng Islam dito? Tama po ang kanilang pag-aayuno. Pero hindi ka nais-nais dahil sa kanilang kalagayan. Dahil binigyan sila ng pahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapag sila ay may sakit o kaya sila ay naglalakbay, pwede silang hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pero kapag nag-ayuno sila,
wala din namang problema, ito po ay tama ang kanilang pag-aayuno, no? Pero dinidiscourage po ito. Lalo-lalo kapag ito ay nagkaroon sa'yo ng kahirapan dahil sa ikaw ay naglalakbay o ikaw ay may sakit. Wa ammal ha'idu wa nufasa'u fayahrumu fi haqqiha as-sawm halal haydi wa nifasi wa la yasih. So paano naman ang mga may buwan ng dalaw o kay mga babae galing sa panganganak, hindi po sila pwedeng mag-fasting. Hindi po sila pwedeng mag-ayuno sa panahon na mayroon silang buwan ng dalaw o kay sila ay galing sa panganganak. At kapag nag-ayuno sila, sila po ang kanilang pag-aayuno na ito ay hindi tanggap o hindi katanggap-tanggap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At maaring magkakasala pa sila dahil sinuway nila ang batas na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-murdi'i wal-hamilu. Paano naman yung mga nagpapasuso at mga buntis? Yajibu alayhima qada'u ma aftarata min ayamin ukhar. So pinayagan din sila ng Islam na hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at pabayaran po nila ito after ng Ramadan. Pero kung halimbawa, hindi naman nakakasama sa kanila, kaya naman nila magpasuso na hindi nakakasama sa kanilang sarili at hindi sila nahirapan at ganoon din sa kanilang anak o kay yung buntis, hindi naman sila nahirapan, kaya naman nila, ay wala pong problema na sila po ay mag-ayuno. Pero kapag hindi kaya at gusto nila hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ay pwede rin pero babayaran po nila ito. Yajibu ma'al qada'i ala ma'aftarat lil khawfi ala waladiha it'amu miskin an kulli yawmin aftaratuh. So kung na ano sila kasama, kapag ang isang babae ay nagpapasuso o kay siya ay buntis at hindi niya kaya mag-ayuno, sila po ay magbabayad. Sila po ay magbabayad nang hindi nila napag-ayunuhan. Kung ilang araw yun. At dahil sa takot, hindi sila nag-fasting sa buwan ng Ramadan dahil sa takot nila sa kanilang sarili o kay sa kanilang anak. O kay sa takot nila sa kanilang anak, sinabi siya dito, lil khawfi ala waladiha itamu miskin an kulli yawmin aftaratu. So ang mga babae na buntis o kay nagpapasuso, kapag hindi sila nag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil sa takot sa kanilang anak, na kapag nag-ayuno sila baka ikakasama ng kanilang anak, ang gagawin po nila, magbabayad po sila sa araw na hindi nila napag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan. At kasama dito sa pagbabayad, ma'al qada'i ala ma'aftarat lil khawfi ala waladiha, na kasama doon sa kanilang pagbabayad ay sila po ay magpakain ng mahirap sa bawat araw na hindi nila napag-ayunuhan. Sa dahilan, kapag ang dahilan na ito ay sa takot na para sa kanilang anak, na ikakasama sa kanilang anak. So ito po ay sa mga buntis at saka sa mga nagpapasuso. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضئ إذا خافت على ولدها ولديهما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام. So ang sabi ni Imam Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى na nagbigay ng batas si Ibn Abbas at ilan sa mga sahaba na ang isang buntis o isang nagpapasuso, kapag natatakot sila para sa kanilang anak, kapag sila ay nag-ayuno, ay kasama po ang tuftira. Sila po ay hindi mag-fasting. Pwede sila at pinayagan sila hindi mag-fasting. Watud ima an kulli yawmin miskin. At sila po ay magpakain sa bawat araw ng isang miskin, ng isang mahirap. Ikamatan lil itami makamasiyam. Bilang ito po ay kapalit ng hindi nila napag-ayunuhan. Yani adaan ma'awujubil qada. Adaan ma'awujubil qada. Anong gagawin nila? Yung pagpapakain, ito po ay gagawin nila adaan. Adaan, ibig sabihin, sa buwan ng
Ramadan na sila ay nagbubuntis, although hindi sila mag-fasting, sila po ay magpakain ng tao, o sila po ay magpakain ng isang mahirap sa buwan ng Ramadan. At after ng Ramadan, babayaran pa rin po nila ang kanilang hindi napag-ayunuhan. Kapag hindi sila nag-ayuno dahil sa takot nila sa kanilang anak. Dahil sila ay buntis o sila ay nagpapasuso. وَيَجِبُ الْفِطْرُ عَلَى مَنْ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ لِإِنْقَاضِ مَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَةٍ كَالْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ وَيَجِبُ الْفِطْرُ At wajib na sirain mo yung fasting mo o kaya i-break mo yung fasting mo, wajib sa'yo, obligado sa'yo kapag kinakailangan mong iligtas ang sino man na nasa kapahamakan o nasa nag-aagaw buhay. Katulad na lamang ng mga taong halimbawa sila po ay nalunod at ikaw ay nagfa-fasting, sila ay nalunod na sa ilog o sa dagat at gusto mo silang iligtas, at kapag ikaw ay nag-fasting maaring hindi mo kayang iligtas, so wajib sa iyo na mag-iftar ka para magkaroon ka ng lakas at para ito ay mailigtas mo. So yun po ang sinabi ni Sheikh Hafidhahullah. Wa qala Ibn al-Qayyim, sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa asbabul fitri arba'. Ang dahilan ng hindi tayo mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay sa apat na dahilan. Una-una ang paglalakbay. Ito ay dahilan para hindi ka para pinayagan ka o pinayagan kang hindi mag-fasting, hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Wal marad, okay, ang sakit din, ito rin ay dahilan para hindi siya pwede siyang hindi mag-ayuno. Wal hayd, yung buwan ng dalaw. Wal khawfu min halaki ma yukhsha alayhi al halak bisawmi kal murdi wal hamil wa mithluhu mas'alat al gariq. So sinabi niya, at ang takot o natatakot ka na may mapinsala o mayroon siyang tatakot na mayroong isang tao na naghihingalo o isang tao na nasa bingit ng kamatayan, so kailangan mo siyang iligtas, pwede kang mag-iftar para iligtas mo siya. Okay, ganun po. Ganun din kasama dito sa part na ito ay ang mga nagpapasuso sa kanilang anak o ang mga mayroong may nagbubuntis. Ganun ang may nagbubuntis. At kasama dito ang mga tao, halimbawa gusto mong iligtas dahil sila ay nalunod. وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ, obligado sa isang Muslim, تَعْيِينُ نِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ مِنَ اللَّيْلَةِ. So ito ay natalakay na natin nung una pa lang na kailangan sa gabi pa lang ng Ramadan o anumang wajib na pag-aayuno na gagawin mo na ikaw po ay mag-ayuno sa gabi. At ikaw po ay mag-intention. Sorry. Ikaw po ay mag-intention sa gabi pa lang ng Ramadan. O kaya'y mag-intention ka, i-specific mo ang intention na ito, kung ito ba ay wajib, para ba ito sa Ramadan? Para yung pag-ayuno mo na gagawin na wajib, ito ba ay para sa pagbabayad? Okay pa ba para sa panunumpa? So ito po ay gagawin mo. So i-specific mo ang iyong intention sa gabi ng iyong gagawing pag-aayuno na wajib. Katulad ng Ramadan. So gabi pa lang mag-intention ka na itong gagawin ng pag-aayuno sa Ramadan. Okay, saw mo kafara, mayroon kang kabayaran o mayroon kang utang. So sa gabi pa lang nagagawin mo ang kabayaran sa utang mo ay mag-intention ka na sa gabi na ito ay pag-aayuno bilang kabayaran. O kaya ito ay para sa panunumpa. Yung pag-ayuno mo dahil nanumpa ka na mag-ayuno. Ang gagawin mo ay bi an ya'taqida annahu yasumu min Ramadan aw qada'ihi wa yasuma nadrin nadaran aw kafara. So yun ang sinabi natin kanina, na i-specify mo ang intention mo na ito ay pag-ayuno ba ng Ramadan, ito ba ay pagbabayad, o ito ba ay pag-ayuno sa panunumpa, o kay ano pa man. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Tunay na ang gawain ay nakasalalay sa ating intensyon at gagawaran
ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tao base sa kanyang intensyon. Sinabi pina sinabi pa ni Aisha radhiyallahu anha marfu'an, galing ito sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, man lam yubayyit istiyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Sino man ang hindi niya, hindi siya nag-intensyon ng pag-aayuno bago pa sumapit ang fajr, ibig sabihin sa gabi, wala po siyang pag-aayuno. Sabihin, obligado o wajib sa atin na tayo po ay mag-intensyon sa gabi pa lang ng pag-aayuno na gagawin natin kapag ito ay wajib. Kapag ito po ay obligadong pag-aayuno. Faman nawasawma min naharin kaman asbaha walam yut'im shay'an ba'da tuluil fajr thumma nawasiyam lam yuzi'uhu illa fit tatawu. So kapag halimbawa siya po ay nag-intention sa umaga na after na ng fajr, katulad ng halimbawa hindi pa siya nakakain tapos nag-adhana ng fajr o after na ng fajr, at siya ay nag-intention mag-ayuno, hindi po tatanggapin ang kanyang pag-ayuno na yun kapag wajib. Pero kapag ang kapag obligado, ibig sabihin ng wajib, obligado. Pero kapag ito ay tatawo, ito ay voluntary pag-aayuno, pwede po. Pero sa wajib, sa mga obligadong pag-aayuno, hindi po pwede. Kailangan ang intensyon ng obligadong pag-aayuno ay sa gabi pa lang. Pero kapag voluntary, pwede po ito sa umaga. Wa amma sawmul wajib fala yanqid bi niyyatihi min nahar minan nahar لأن جميع النهار يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي. Ito yung sinabi natin kanina. وأما صوم النفل, at ang pag-aayuno na voluntary, maaari po siya mag-intensyon sa gabi ay sa umaga. Ang voluntary pag-aayuno, maaari po siya mag-intensyon sa umaga dahil sa hadith ni Aisha radiyallahu anha, ito po yung ating dalil. Ito po yung dalil natin. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam data yawmin. Pumasok sa akin si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng isang araw. Faqala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hal indakum shay? Meron ba tayo? Ano bang meron sa atin? Ibig sabihin ng pagkain, tinatanong ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqulna la. Sinabi namin, wala tayong pagkain. Sabi ni Propeta Muhammad, fa inni idan sa'imun. So, kung ganun ay ako ay ngayon ay mag-aayuno. O ako ay ngayon ay nag-aayuno. Fa fil hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam kana muftiran li'annahu talaba ta'am. So, kung ating uunawain ang hadith, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nakapag-intention sa gabi. Hindi nakapag-intention na mag-ayuno siya sa gabi. So, hindi wajib ang kanyang fasting sa hadith na ito. Dahil siya po ay naghanap ng pagkain. Nung nalaman niya na walang palang pagkain, so nag-intention siya sa araw na yun, na bisamin tapos na ang fajr, siguro, Allahu alam, at sigurado tayo doon. Kasi bakit? Naghanap siya ng pagkain. So ngayon, nung sinabi niyang walang pagkain, so sinabi niya siya ay mag-aayuno. Ito po ay ofi dalilun, ito po ay katibayan na pwedeng i-delay o ang intensyon natin ay gagawin natin sa umaga kapag ito po ay voluntaring pag-aayuno. Fatukhassisa bihi al-adillatul mani'a. Fa syartu sihhati sawmin nafil bi niyyatin min an-nahar. So ano ang kondisyon na para maging tama ang ating pag-aayuno na voluntary sa umaga? Na sa intention natin, kapag ginawa natin ang intention sa umaga, kapag ito ay voluntary, di ba, pwede. Sa intention po o sa condition, sa condition na wala siyang ginawa na nakakasira ng kanyang pag-aayuno, katulad ng pagkain, ng pag-inom at iba pa, bago siya nag-fasting. Halimbawa, after ng fajr, uminom siya ng tubig. Pumunta siya ng masjid, nagsala sa masjid ng fajr.
Pagbalik niya, sabi niya, mayroon ba tayong pagkain? Sabi, wala. So ngayon, sabi ko, ako ngayon ay mag-ayuno. So hindi po pwede yun. Dahil bakit? Nakainom na siya. Nakainom na siya after ng Fajr. So kailangan, kung gusto natin maging tama ang pag-ayuno natin, so, at ang intensyon natin ay nagawa natin sa umaga, dapat wala pong nakakasira ng fasting doon sa araw na nag-ayuno ka at nag-intensyon ka sa umaga. Isa min sa araw na. So mula sa pagkain, pag-inom. Dahil kung hindi, fa in fa'ala qabla an-niyyati ma yuftiru. So kapag ginawa niya na siya ay nag-intensyon at before ng kanyang intention, mayroon ng mga bagay na nakaka-break ng kanyang fast, katulad ng nakainom na siya, saka siya nag-intention, ay hindi po magiging tama ang kanyang pag-aayuno bighayri khilaf, na wala pong khilaf ang mga scholars ay nagkasundo lahat na hindi tanggap ang kanyang fasting kapag may nakauna na sa intention niya na nakaka-break ng o nakakasira ng fasting. So dito po nagtatapos ang aklat ng pag-aayuno o aklat ng saum sa aklat ng Mulakhasul Fiqh mula sa mula kay Sheikh Salim Fauzan hafidhahullahu ta'ala. So dito po mga kapatid, naway napulutan natin ang aral. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.